Magandang hapon sa inyo mga kakampings. Ayan, sama kayo sulok ng mundo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay no sa ating 5 minutes video reaction. So, for today's video po, pag-uusapan natin yung 3 big railway projects no na kinansela ng China. Okay? So, ito ay napakalaking proyekto supposed to be no. So ano kaya ang dahilan no ng China kung bakit nga ito kinansela? Sobrang kumbaga ito yung project no nakasama doon sa mga gusto nila sanang ipagmayabang no. Kung na-notice nyo, yung Pilipinas ay talagang lumubo no, lumubo yung utang no ng Pilipinas dahil sa build no nito, pero ang dami nga hindi na tapos no. So ito ngayon itong China na to, dahil nag-back out siya, siguro na-realize siguro na dali lang sa sobrang dami nyo ng utang, tapos meron pa kayong mga ganito na, di ba, yung parang itong mga politician natin basta lang makapag mayabang, utang ng utang no, na parang hindi na iniisip na yung Pilipinas eh napakalaki na yung utang. Okay, so ito nga recently nakano tayo dito ng message na naman or yung update no, na yung China wants 3% interest on the Philippine Railway Project's loan. Okay, so parang kung titingnan mo no, ito yung sinasabi nila na pinagmamayabang nila na talagang maganda yung relationship ng China and the Philippines no, with the Duterte administration. Ito ngayon kakapasok lang ni Marcos no sa bilang bagong leader ng bansa no. So ina-assure nila talaga maganda yung relationship. Pero kung titingnan mo ang China, napakatalino yan. Kumbaga kahit naman sa on a ordinary level lang, for example, ikaw na tao ka, yung isang tao na utang sa iyo, and then alam mo sa background niya na ang dami niya pang current na utang, no? Bakit mo pa siya pauutangin? So same thing with China. No? Siguro naisip ng China na wait lang, bakit utang ko ng utang eh ganito, ganyan, no, 'di ba? Siguro naisip ng China na yan ba talaga ay napupunta, napapakinabangan ng tao doon sa talagang value na nilo-loan niyo, hiram niyo, 'di ba? So kaya siguro nasisilipan sila. So pang ilan na to ha? Yung World Bank, 'di ba? Yung inuutang din, hindi rin approve, no? So medyo ngayon medyo makikita mo na kakaiba yung response no ng ating neighboring countries, no. Yung tingin siguro sa ng ibang bansa, no, sa Pilipinas is na para bang ano ba to, wala na ba silang credibility na puro na lang utang ng utang basta lang magka-project lang. So siguro na amoy na rin nila yung kalakalan dito sa Pilipinas yung mga politician natin. So good thing, no, that's a blessing in disguise, although sasabihin natin hindi natin yan ipinagdadasal kasi that's for ano eh Philippines sana na ma-improve ganyan yung transportation, pero hindi naman siya magiging okay kung yung project na yan is utang lang, no. Mas maganda yung paglaanan ng ng pondo, no, pag-ipunan ng pondo bago pasukin yung isang proyekto, di po ba? No? So yun, medyo hindi siya talagang, ako hindi ako na-impress sa mga ganyan, yun, yung utang ka ng utang, tapos ang dami pa lang utang ng Pilipinas, no, para lang may pagmayabang. So medyo kakaiba ang dating mga kakampings, no. So sana is wag muna umutang ng Pilipinas, easy lang, no. Hindi yung alam mo yung mga politician kasi sa atin is talagang talagang gigil na mangutang dahil alam mo na, 'di ba? Hindi na natin kailangan sabihin, pero talagang matik na po 'yan sa Pilipinas. Matik na po 'yan sa politika sa Pilipinas, no? Na mas malaki pa ang binubulsa kaysa sa napupunta sa proyekto. So wala. No, wala pa rin. Ganito pa rin yung ang buhay ng Pilipinas. So hanggang sa uli mga kakampings, ingat po kayo and God bless dito sa ating 5 minutes video reaction sa nangyayari sa ating kapeligaran. Hindi po rin tayo ipikit, no? Dahil tayo po ay namulat na. So tuloy-tuloy lang po yung ating pagbantay, tuloy-tuloy lang ang ating pagmatsyag, no? At tayo ay tutuloy, patuloy na titindig sa katotohanan. So God bless everyone. Bye-bye.